Kabanata 260. Hindi binalak ni Cyrus, Margo at iba pa na pakialaman itong si Cindy. Dahil alam nilang lahat na kung mangangatuwiran ka sa isang babaeng tulad ni Cindy, hindi mo talaga maiintindihan, at ang dahilan kung bakit si Cyrus ay pumayag na makipagkompetensya kay Wyatt ay dahil sa sunod-sunod na panunokso ni Wyatt. Gusto lang ni Cyrus na turuan ito ng leksyon sa paraan ng tagtalo nito sa harp. Tungkol naman sa ideya ni Cindy na tumugtog ng piano kasama siya ngayon, walang balak na pumayag si Cyrus. Dahil iniisip ni Cyrus na hindi siya marunong tumugtog ng piano. Noong bata pa siya, natuto nga si Cyrus ng piano nang mag-aral siya sa kanyang ina upang matuto ng harp. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na pag-aaral ni Cyrus, sumuko siya sa kanyang sarili, dahil hindi siya masyadong interesado sa piano, at sa wakas ay inilagay niya ang lahat ng kanyang galing sa harp. Hanggang ngayon, isang pyesa lang ng piano ang ganap na napatugtog ni Cyrus, at ang piyesang ito ay hindi isang sikat na piyesa, isang piyesa lamang na casual na binuo ng kanyang ina. Kaya naman tinanggihan ni Cyrus si Cindy. "Cindy, sa tingin mo ba ay sa iyo ang harp club? Anong kinalaman mo kung aalis kami o hindi?" Hindi na nakatiis si Jada, at walang ekspresyon na sinigawan si Cindy. "Kung aalis ka ngayon, ibig sabihin inamin mo na ang pagkatalo mo." Sumagot si Cindy na nakapout ang bibig. "Paano ka naging walang hiya? Hindi pa ako nakakita ng taong katulad mo." Tumingin si Abby kay Cindy sa kanyang harapan, at sumigaw na may basag na ekspresyon. "Wala kang kahihiyan. Aminin mo man ang pagkatalo mo o hayaan akong tumugtog ng piano kasama ang basurang iyon. Maaari kang pumili para sa iyong sarili." Hinarangga ni Cindy ang labasan, na may napakayabang na ekspresyon, mukha siyang asong baliw. "Aalis ako ngayon, I see what you can do to us. Sa sobrang dami namin, kaya mo ba kaming pigilan mag-isa?" Si Abby ay natural na hindi sumasang-ayon, iniabot niya ang kanyang kamay at sinubukang itulak si Cindy palayo sa pintuan. "Kung maglakas loob kayong hawakan ako ngayon, hihilingin ko sa aking tiyuhin na hulihin kayong lahat. Kahit hindi ka masentensyahan, makukulong ka sa loob ng isang panahon. Titingnan ko kung ano ang gagawin mo." Malakas na sumigaw si Cindy na parang baliw. Biglang napagtanto ni Jada na ang tiyuhin ni Cindy ay ang chief of police sa Estasyon Hollandia Town nang marinig niya ang mga salita ni Cindy. Magiging napakahirap talaga, kaya mabilis niyang pinigilan si Abby at sinenyasan si Abby na huwag gawin ito. "Jada, bakit mo ako pinipigilan?" Si Abby ay tila hindi nasisiyahang sumigaw. "Abby, huwag kang impulsive." Sumagot si Jada sa mahinang boses. "Bakit ayaw na iyong umalis? Tara na. Lumabas na tayo rito." Lalong naging mayabang ang ekspresyon ni Cindy matapos makitang pinigilan ni Jada si Abby. Si Cyrus, na palaging sumusunod sa mga babaeng ito, ay tila naiintindihan ang ibig sabihin ni Jada. Alam niya na kung hindi siya pumayag na tumugtog ng piano kasama si Cindy ngayon, tiyak na hindi siya makakaalis dito, kaya nag-alinlangan siya sandali. Naglalakad sa harap ni Cindy, blanco siyang nagsabi, "Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban ng piano sakin?" "Oo." Direktang tumanggo si Cindy nang hindi nag-iisip. "Maaari tayong maglaban sa piano, ngunit mayroon akong isang kahilingan." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Anong gusto mo?" Natatarantang tanong ni Cindy. "Hindi ako natuto ng piano, kaya hindi ko alam ang maraming kanta. Kung gusto mo talagang tumugtog ng piano kasama ako, maaari kang pumili ng isang kanta na alam mo, at pipili ako ng isang kanta para sa akin. Pagkatapos ay hahanap tayo ng ilang taong marunong magpiano para maging judge, at hayaan ang mga taong ito na suriin kung sino sa atin ang magaling tumugtog, paano iyon?" Mahinang sabi ni Cyrus. "Okay. You can play yours and I will play mine. And then let everyone vote to determine the winner. So okay lang, di ba?" Alam ni Cindy na talagang hindi marunong tumugtog si Cyrus ng piano, namulaklak ang puso ko sa saya, at natural na hindi ko tatanggihan ang mungkahi ni Cyrus. "Oo," tumanggo si Cyrus kay Cindy. Nang makita ni Jada na talagang nangako si Cyrus na ikampat ang piano kay Cindy.
isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang magagandang mata, mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Cyrus at bumulong kay Cyrus. "Cyrus, baliw ka ba? Baliw." Kahit na si Cindy ay hindi masyadong magaling sa harp, siya ang pambansang kampiyon ng piano. Walang gaanong tao sa Hollandia Town na maaaring manalo sa kanya, at hindi ka talaga marunong tumugtog ng piano. Siguradong matatalo ka kung makikipagkompetensya ka sa kanya sa piano. Diba? Oo, Cyrus, natalo mo na si Wyatt ngayon, bakit ka pumayag kay Cindy? Nagtanong din si Margo sa isang naguguluhan na tono. Nakita na ninyong lahat kung ano ang hitsura ng babaeng ito. Kung hindi ako pumayag, siguradong hindi niya tayo bibitawan. Anyway, nasabi ko na rin na hindi ako marunong tumugtog ng piano, kahit matalo ako walang problema, pero kung papalarin akong manalo, mapapahiya siya. Napakakalmang sagot ni Cyrus. Walang magawa sina Margo at Jodel matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Pumunta si Jodel dito ngayon para lang bisitahin muli ang lumang lugar para tingnan, ngunit hindi ko inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari. Ngunit sa kabutihang palad ngayon, ito ay dahil natalo ni Cyrus si Wyatt dito, kung hindi, si Jada at iba pa ay maaaring napahiya ni Cindy. Kung tungkol sa panalo o pagkatalo sa piano, kung tutuusin, nasa puso na nila ngayon ang sagot kaya hindi na sila masyadong umaasa. Sa karamihan, natalo si Cyrus, at nakahanap din si Cindy ng paraan para palayain si Abby. Sa makatuwid, hindi nilayo ni Jada na patuloy na hikayatin si Cyrus. "Miss Bell, meron bang piano sa ikatlong palapag ng Harp Club?" Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Cindy. "Oo, may piano sa ikatlong palapag." Hindi kayang saktan ni Miss Bell itong si Cindy, kaya nag-aatubili lang siyang sumang-ayon. "Ikaw na mabahong tagakuha ng basura, sumama ka sa akin sa ikatlong palapag." Sumigaw si Cindy sa nakakainis na tono, pagkatapos ay dumiretso sa ikatlong palapag. Tumingin si Cyrus sa likod ni Cindy at walang magawang bamantong hininga, pagkatapos ay sinundan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating sa ikatlong palapag sina Cyrus, Margo, Abby at iba pa, habang sina Carlsen, Emma at iba pa ay sumunod na may salubing nanonood ng kasiyahan. Pagkatapos umakyat, pinahintulutan muna ni Cyrus si Cindy na maunang tumugtog. At si Cindy ay hindi magalang, umupo siya sa harap ng piano, at inilagay ang kanyang mga kamay sa itim at puting piano keys, handang simulan ang kanyang pagtugtog. Kabanata 261. Umupo si Cindy sa harap ng piano na may casual na ekspresyon. Sa kanyang mga mata, si Cyrus ay isang basura lamang na hindi nakakaintindi ng piano. Kahit na si Cyrus ay maaaring manalo kay Wyatt sa harp, ngunit sa piano, si Cyrus ay ganap na imposible na maging kanyang kalaban. Kaya't ang ekspresyon sa mukha ni Cindy ay hindi pangkaraniwang nakaka-relax. Deng deng deng. Neng daleng tulileng. Matapos hawakan ng mga daliri ni Cindy ang mga piano keys, isang malamyos at magandang piano ang tumunog sa Harp Club. Sa simula ng kantang ito na tinugtog ni Cindy. Ito ay napakakalma at banayad, at walang mga alon, ngunit lahat ng mga tao sa Harp Club ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon, at ang kanilang mga mata ay lubhang hindi kapanipaniwala. Habang unti-unting bumibilis ang tunog ng piano, nagsimula ring maging malalim at kapanapanabik ang orihinal na tahimik na tuno. Talagang tumugtog si Cindy ng Mary Ange D'Amore. Si Margo ang unang nag-react, tinakpan ang kanyang bibig at napabulalas na may napakasabik na ekspresyon. "Tama, ito ay Mary Ange D'Amore, narinig ko ang piyesang ito noong nasa ibang bansa ako. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ang galing pa rin ni Cindy sa pagpipiano na kahit ang ganitong uri ng pyesa ay kayang patugtugin." "Tandang padamdam panipi," sumagot si Jada sa mahinang boses. Mukhang wala talagang balak si Cindy na bigyan ng pagkakataon si Cyrus sa pagkakataong ito. Pagharap sa isang taong hindi marunong tumugtog ng piano, pinili niya ang kantang ito, na talagang sobra-sobra. May bahid ng panghihinayang sa tono ni Margo. Dahil alam niya na kung pipili si Cindy ng isa pang kanta, maaaring magkaroon ng kaunting pag-asa si Cyrus,
Ngunit sa oras na ito pinili talaga ni Cindy ang kantang Marriage d'Amour, hindi niya intensyon na bigyan ng pagkakataon si Cyrus. Napakaganda ba ng kantang ito? Matapos marinig ni Cyrus ang direktang pag-uusap ni na Margo at Jada, hindi niya naiwasang tumahimik sandali at nakasimangot na nagtanong. Cyrus, niloloko mo ba ako? Huwag mong sabihing hindi mo ba alam ang kantang Marriage d'Amour. Lumingon si Margo kay Cyrus at sumigaw sa sobrang naguguluhan na tono. Gaya ng sinabi ko, wala akong masyadong alam sa piano, isang kanta lang ang alam ko. Mahina ang sagot ni Cyrus. Kahit hindi mo alam ang piano, dapat narinig mo na ang piyesang Marriage d'Amour, di ba? Ang piyesang ito ang una sa nangungunang 10 piyesa ng piano sa mundo. Si Margo ay walang magawang sumigaw kay Cyrus. Hindi ko talaga narinig ang Marriage d'Amour, tumingin si Cyrus kay Margo at marahang umiling. Tumingin si Margo kay Cyrus sa kanyang harapan nang may kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Narinig niyang sinabi ni Cyrus na wala siyang masyadong alam sa piano noon, akala niya ay ang pagiging mahinhin ni Cyrus, kaya niya sinabi iyon. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Margo na ang mga salita ni Cyrus ay hindi mapagpakumbaba. Hindi talaga dapat alam ni Cyrus ang piano, kung hindi, paanong hindi pa niya narinig ang Marriage d'Amour? Ang kantang Marriage d'Amour ay masasabing kinikilala bilang isa sa pinakasikat na kanta sa buong mundo, dahil napakahirap itong tugtugin. Sa mundo ng piano ngayon, kahit sinong ganap na makakatugtog ng kantang ito, lahat sila ay kilalang pianista sa loob at labas ng bansa, kaya naman laking gulat ni Margo, Jiet at iba pa nang malaman nilang si Cindy ang tumutugtog ng piyesang ito. Sabihin pa, hindi alam ni Cyrus kung ano ang himig na ito. Tiyak na natalo siya ngayon, bagamat hindi gaanong alam ni Abby ang tungkol sa piano. Maaari siyang matuto mula sa pag-uusap ni Margo at Jada, na pagpasyahan na maaaring wala talagang alam si Cyrus tungkol sa piano. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay napakakalma, dahil sa oras na ito ay wala siyang naramdamang kahanga-hanga sa kanta na tinugtog ni Cindy. Ang piano ay gumawa ng mga pagsabog ng mahihina at malalakas na tunog ng percussion. Ang pyesa ng kanta ni Cindy ay napaka-contagious din, at ang lahat ay nahuhulog sa tunog ng piano ni Cindy. Maging sina Margo, Giads at iba pa ay walang pakialam kung mananalo si Cyrus o hindi sa oras na ito, at tahimik na pinahahalagahan ang tunog ng piano ni Cindy. Habang unti-unting lumalalim ang tunog ng piano, si Cindy ay naging mas emosyonal, at ang bilis ng pagpindot ng kanyang mga daliri sa mga piano keys ay pabilis ng pabilis. Ang tunog ng piano ay nagsimulang maging lubhang matindi, at sa wakas ay unti-unting naging kalmado. Kalmadong tinapos ni Cindy ang kanyang pyesa, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Kung tutuusin, nakakapagod pa rin ang ganap na makapatugtog ng piyesang ito, kaya halatang medyo pagod si Cindy. Ngunit nang makita niya ang inggit na mga mata ng lahat ng naruroon, ipinakita niya ang isang napaka-proud na ngiti. Oo, ito ang gustong makita ni Cindy ngayon, gusto niyang mabigla ang lahat sa kanyang husay sa piano. Eksaktong ginawa iyon ni Cindy ngayon. Ang kanyang kanta ay lubos na nagpagulat sa lahat. Maging si Margo ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Posibleng nanalo si Cindy. Matapos mabagal na tumayo si Cindy, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Cyrus. Noong una ay inakala niya na si Cyrus ay magugulat hanggang sa hindi makapagsalita pagkatapos marinig ang kanyang kanta. At aminin pa nga ang kanyang sarili na matalo, ngunit ang hindi niya inaasahan ay si Cyrus ay naging isang mukha ng kalmado. Matapos pakinggan ang piyesang ito, si Cyrus ay tila nakarinig lamang ng isang napaka-ordinaryong piyesa ng piano, at hindi man lang nagulat. Si Cyrus kaya hindi talaga nakakaintindi ng piano. I played that piece just now so perfectly, paanong wala siyang reaksyon? Hindi mapigilan ni Cindy na mag-isip bamulong siya ng isang salita sa loob, at pagkatapos ay direktang sumigaw kay Cyrus. Mabahong tagapulot ng basura, ano ang ginagawa mo habang nakatayo dyan? Ngayon na ang iyong oras, kailangan pa bang ikumpara? Miss Zucker's performance of Marriage d'Amour was nothing short of flawless. Oo.
Sa tingin ko ang taong iyon ay dapat na umamin ng pagkatalo. Hindi na kailangang ikumpara, ang mga talento sa itaas ay talagang hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Ipinapayo ko sa binata na itigil ang pagpapahiya sa kanyang sarili, magmadali at aminin ang pagkatalo. Nagsimulang magtawanan at mag-usap ang lahat ng naroon. Tayo. Para bang hindi narinig ni Cyrus ang mga salita ng mga taong ito, dumiretso siya kay Cindy at mahinahong sinabi. Nga pala, huwag mong kalimutan, kung manalo ako sa ilang sandali. Kung gagawin mo, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa aking fiancé. Ikaw, si Cindy ay labis na nagalit sa mga salita ni Cyrus. Ngunit si Cyrus ay hindi lamang walang intensyon na aminin ang pagkatalo, sa kabaligtaran, naramdaman pa rin niya na maaari siyang manalo. Hindi talaga maintindihan ni Cindy kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Cyrus. Si Margo at ang iba ay hindi maintindihan, ganito na, iniisip pa rin ni Cyrus na siya ay mananalo, ito ay isang panaginip lamang.